Hello, hello. Good morning. Sa wakas, after 12 hours na duty, makakapag-out na rin. Ang sarap-sarap talaga sa feeling na kapag ganitong oras ay huwian na at mag-out na. At syempre, paglabas ng company ay shucks, umuulan pa rin. Pumasok ka kagabi ng umuulan at uuwi pa din ng umuulan at lalong lumalakas. Masarap sanang matulog na lang sana sa bed habang ganyan ang panahon. Pero syempre, papasok pa rin tayo. Sayang ang araw eh. Mabuti na lang, ang dorm namin ay nasa likod lang ng company. Konting lakad lang, nasa dorm ka na. Halos araw-araw nang umuulan dito. Siguro mag-iisang linggo na. Kaya araw-araw din tinatawad pumasok ang mga tao. Pero syempre, papasok pa rin at bawal tama rin. At kinuha ko na rin ang ulam namin. Yan yung in-order namin. Ulam lang dahil magsasaing kami. Kaya na nga, nagre-ready na kami, hubad na ng uniform dahil ngayon ay maglalaba kami. Kailangan naming maglaba kasi upos na ang mga uniform namin. Walang tagalaba, kundi ang sarili mo lang. Kung hindi ka magsisipag, walang mangyayari, wala kang susuotin, mauubusan ka talaga ng uniform. Ang hirap talaga pag isang araw lang ang day off mo sa isang buwan. Oo, OT-OT kasi, sayang din yung mga OT na hindi mo papasukan. Instead na higa-higa ka lang sa dorm, ipapasukan mo na. Sayang din naman kasi magkano din yung isang araw. Ang hirap talaga ng buhay ng isang OFW. Minsan nakakapagod din, pero kailangan mong kumayod para sa pamilya mo. Go lang ng go. At nagsaing na din pala ako para sa aming almusal. Para habang naglalaba ay nagsasaing na rin ako. Ito na rin nga pala ang ulam namin, kare-kare at paksiw. At meron din akong sardinas. Kasi minsan parang hindi rin satisfied yung ulam na na-order namin. Parang feeling ko hindi ako nabubusog. Kaya kailangan meron kami laging sardinas in case of emergency. At meron ding patis, bagoong, kung ano na yung pampalasa para mas masarap ang pagkain. At habang kumakain ay chikahan nga muna, kwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa trabaho at kung ano pang mga nangyayari sa araw-araw. Ako lang ba na kapag nag-uulam ng sardinas ay hindi ko maiiwasang magkwento ng mga nakaraan. Na kung gaano kahirap ang buhay noong dati, nung bata pa ako, ay grabe ang saya na kung makapag-ulam kami ng sardinas. Kaya nakakatawa lang dahil sa isang sardinas kaya kong magkwento ng nakakaiyak. Ang sarap kasi talaga mag-ulam ng sardinas eh, lalong-lalo na ang fried sardines with tausig. O diba, nakapag-promote pa. Kaya alam na alam ko ang mga kapwa ko OFW dahil hinding-hindi yan mawawala sa mga grocery na tuwing sweldo ay meron talang mga dilata. At ayan na nga, kumakain ako ng saging habang nagsiselfone. Ito yung paborito kong spot eh, na after kumain, kakain ng saging tapos mag-FB, mag-TikTok. At umaabot ako dyan ng ilang oras. Kung hindi ako sasabihan, hindi ako tatayo. Mabuti na lang at tapos na ang dryer ko. Ayan na, magsasampay na ako. Kakatapos lang yan ma-dryer. Kaya ihahanger na para hindi masyadong kusot. Hindi na nagpa-plancha kaya tamang pagpagpagpag lang para hindi masyadong kusot. At ilalagay na sa locker. Ready na for susot yan para mamayang gabi. Yan ang uniform namin sa company. Polo shirt at jacket. Meron kaming ilang perasong polo shirt pero kapag naubos na yun, kailangan mo maglaba. At habang busy nga ako sa pag-hanger, nakuha niya pang maasar dahil nakita niya nagbibideo ako. Naku, araw-araw kaming ganyan nag-aasaran, nagpipikunan para lang kaming mga bata. At ayan na nga, bago matulog ay naglinis muna ako ng mukha ko. Hindi ako naghihilamos, hindi ko binabasa ang mukha ko dahil yung mga mata namin ay pagod na pagod. Magdamag na kadilat yan dahil sa kakatitig yung mga board. So bye bye na, maraming salamat sa panonood ng aking kunwaring vlog-vlogan na ito. Until next time guys, ingat kayo palagi and keep safe. Manood pa kayo sa aking susunod na mga vlog-vlogan. Bye bye, God bless!